bagong taon, bagong yugto ng ating buhay. Ikaw ba ay nagpaplano ngayon na lumipat sa bagong bahay? Ang bahay ang siyang pinaka-importante na mayroon ng isang tao o pamilya. Dito nagkakasama-sama ang buong miyembro ng pamilya at dito rin namamalagi ng mas mahabang panahon. Malaki ang gampanin ng bahay sa buhay ng isang pamilya o nakatira dito. Sa bahay nagmumula ang lahat, pati na ang mga pangarap at mga magagandang plano. Dito rin nagsisimula ang pag-unlad. Ito rin na nagsisilbing kublihan at proteksyon ang siyang lugar ng paghilom at pagbangon. Masasabi nga na isang importanteng kaganapan sa buhay ng tao ang paglilipat sa bagong tahanan, dahil isa ito sa magandang simula. Isang abalang panahon ang paglilipat ng bahay, at ayon sa matagal ng paniniwala, sa paglilipat ng bahay ay may mga dapat na sundin, katulad ng kung kailan ba dapat ito gawin. At kung ito ay masusunod, pinaniniwalaan ang swerte ay dadaloy at magpapatuloy pa sa mas mahabang panahon. Ayon sa astrolohiyang Chino, narito ang mga petsa na dapat mong sundin sa paglilipat sa bagong tahanan ngayong 2022. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Narito na ang mga swerteng petsa kung kailan ka pwede maglipat sa bagong bahay. Para sa Enero 2022, narito ang mga swerteng petsa. Para naman sa Pebrero 2022, narito ang mga swerteng petsa. Para naman sa Marso 2022, narito ang mga swerteng petsa. Sa buwan naman ng Abril 2022 ay may 7 swerteng petsa kung kailan ka pwede maglipat. Para naman sa Mayo 2022 ay may 10 auspicious o swerteng dates kung kailan ka pwede maglipat. Hunyo naman ay may 12 swerteng petsa. Ito naman ang para sa buwan ng Hulyo. Ito naman ang para sa buwan ng Agosto. Sa September naman ay may 6 na swerteng petsa. Narito naman ang para sa Oktubre. Sa Nobyembre naman, narito ang mga swerteng petsa. Ito naman ang para sa Disyembre. Ang mga petsang ito ang siyang makakatulong upang sa iyong pagsisimula muli sa bagong bahay ay patuloy na daluyan ito ng swerte. Huwag kakalimutan ang mga ito sa paglilipat. Iwasang dalahin ang mga panlinis na luma mula sa luma o pinanggalingan na bahay. Gumamit lamang ng mga bagong panlinis sa iyong lilipatan.
Ang isang garapo ng asin, bigas, tubig at asukal na puno ay mahalagang mailagay na muna bago pa ang anumang kagamitan sa iyong lilipatan na bahay. Alalahanin na sa puong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Irv Fidel Rosario. Thank you for watching.